Magandang araw po sa inyo ulit mga kaibigan. Kayo ay nababalik sa panonood sa ating YouTube channel, Ang Guru, Batas at Ang Bayan. Isang araw, umuwi si John mula sa paaralan at siya ay nagsumbong sa kanyang ama. Sinabi niya, "Itay, pinagalitan po ako ng aking teacher dahil hinalikan ko po ang aking kaklase." Sabi naman ng kanyang ama, "Aba, itong anak ko, mukhang mana sa akin ah. Ano, maganda ba?" Sabi ni John, "Pugi po eh." Yeah. Mga kaibigan, bukod sa away mag-asawa, nauso rin ang away ng kapitbahay. Ano kaya ang dahilan? Mga away ng kapitbahay. Ganito kasi ang mga nangyayari, kaibigan. Minsan, ang sanga ng punong mangga ng inyong kapitbahay ay ba? Umaabot sa inyong bakuran at kapag pinipitas mo naman ang bunga nito, eh nagagalit yung kapitbahay mo. Hindi naman sila naglilinis ng bakuran mo. Tanungin natin, mayroon bang batas tungkol sa sitwasyon na yan na kung saan ang sanga ng isang puno ay lumalampas doon sa bakuran ng kanyang kapitbahay? Ito ang tatalakayin natin sa video na ito. Kaibigan, ayon sa ating batas, Civil Code of the Philippines, Article 680, if the branches of any tree should extend over a neighboring estate, tenement, garden, or yard, the owner of the latter shall have the right to demand that they be cut off insofar as this spread over his property. Yan. Malinaw po yan, mga kaibigan. According to Article 680 of the Civil Code of the Philippines, kung ang sanga ng puno ng iyong kapitbahay ay nag-i-extend sa inyong bakuran, mayroong kang karapatan na sabihan ang iyong kapitbahay na putulin yung sanga na lumalampas maabot sa iyong bakuran. Halimbawa mga kaibigan, hindi nakinig ang iyong kapitbahay sa iminumungkahi mo na putulin niya yung sanga na umaabot sa iyong bakuran. Kinabukasan, ikaw na mismo. Ikaw na ang nagkusa na putulin yung sanga. Pupwede ba na ikaw na ang pumutol sa sanga? No, hindi po pupwede. Kasi ang sinasabi lang ng batas, you have the right to demand to cut off the branches. Walang sinabi ang batas na mayroong kang karapatan na putulin mo yung sanga na nakaabot sa iyong bakuran. Eh halimbawa naman, hindi nga umaabot yung sanga sa iyong bakuran. Pero yung kanya namang mga ugat ay umaabot sa inyong bakuran. Ano ang sabi ng ating batas? If it be the roots of the neighboring tree which should penetrate into the land of another, latter may cut them off himself within his property. Sitwasyon naman po na ito kung ang ugat na mismo ang lumalampas sa bakuran ng iyong kapitbahay, umaabot sa inyong bakuran, aba, mayroong kang karapatan na putulin yung mga ugat. Halimbawa naman mga kaibigan, yung sanga na lumalampas patungo sa iyong bakuran ay hitik na hitik sa bunga. At dahil dito, ikaw na mismo ang nag-harvest. Sabi mo, aba, sa akin na ito kasi nandito sa aking bakuran. Pupwede ba ang ganun mga kaibigan? Ano po ang sabi ng ating batas? According to Article 681 of the Civil Code, fruits naturally falling upon the adjacent land belong to the owner of the said land. Ang ibig sabihin po nito, yung mga nahuhulog lamang po na bunga, naturally falling to the ground, yun lamang po ang pagmamay-ari ng kanyang kapitbahay. Pero kapag nandun pa siya sa sanga, pagmamay-ari pa niyan kung sino ang may-ari ng puno. So malinaw po yan mga kaibigan, maraming maraming salamat.